So, good morning sa inyo mga kaibigan. Nasa dito tayo sa may parking. So, share lang ulit ako sa inyo. So, isang reason kung bakit isang mahalagang reason kung bakit ang kulat natin ay may mga kulay, hindi lang para ayan, hindi lang para design 'yan, may purpose 'yan. Isa sa mga purpose na dinisign dyan is para ma-check mo kung may nagli-leak doon sa sasakyan mo. So kung may leak ba yan o wala. So kasi napansin ko, di ba nag-flashing tayo na nakaraan? Karga tayo ng kulan. O bakit ganun? Parang nauubos yata yung kulan. So pinuno ko yung kahapon dito sa full pero ngayon nasa baba na siya. Ngayon chinik ko, hindi naman umuuso. Chinik ko, wala din naman natulo sa ilalim. Pero ang hindi natin napapansin, meron siyang leak dito sa ilalim. Ayun. Yan. Kita nyo mga kaibigan, kulay green. Yan. So, isa yan sa mga reason kung bakit gumagamit tayo ng kulat o anti-freeze. Sabihin ito, may tumutulo na dito. Kaya makikita nyo, basa-basa pa siya. So, isa yung indicator kung may tumitagas ba yung inyong kulang system, cooling system o wala. So, yun. Ayusin natin ito ngayon, mga kaibigan. So, medyo may matatapon ditong kulang kasi hugutin natin to. Tapos, lalagyan natin ng silicone. Kaya importante din may silicone kasi hindi na perfect yan, hindi na makinis yan. So, na yan. Dito. May mga crack na yan, maliliit na mga parang, hindi na pantay yung surface yan. Siyempre, luma na to. Pero, sa tulong nitong silicone, masisil ulit natin siya. Ano? So, madali lang naman yan, tatanggalin mo lang naman itong clamp na ito, huhugutin lang naman yan, tapos sasalpak mo, lalagyan mo rin ito. Alright? So tara, gawin na natin. So mga kaibigan, ngayon, naluwagan na natin siya, ano? So huhugutin lang natin ito. Mag-ingat kayo ha, huwag niyong gagawin ito naman yung tamakina. So dapat medyo lumamig muna siya kung gagawin niyo. Pero sana yun lang din naman kasi yan. Sa mainit na likido, huhugutin ko lang. May mga tatapon dito, panigurado mga kulan. Ayan, may natapon na nga eh. Nakikita nyo, basa na siya. Basa na siya ng kulan. Ayan, kulan dyan. So, hugutin ko muna mga kaibigan. So, ito mga kaibigan, sinasabi ko ng dahilan. Meron na siyang mga latak-latak dyan. Kaya ka maglalagay ng silicone. So, mamaya pupunasan natin muna yan. After natin tanggalin. Tapos, saka natin lalagay ng silicone para malinis. Kaibigan, ito na yung dumi-dumi. So medyo mainit-init pa. So pupunasan muna natin. Punasan nyo lang naman yan. Okay na yan. Lilinisin nyo lang yung paligid yan. So ganun talaga. May matatapon na kulan dyan. Kasi may kulan tong water neck o water outlet. Punas-punasan nyo lang. Yan. Kasi dyan ang galing yung leak. So ibig sabihin, hindi na even yung surface nya. Yan. Isasali na lang tayo, meron naman tayong biniling 10 liters eh. Kaya lang, parang natitira 3 liters na lang. After nun, syempre, mahiwagang gasket. So, lagyan muna natin ang gasket sa palibot. Lalagyan natin ito hanggang sa ilalim, pati yung loob nyan. Alright? So, lagyan na natin. So, yun mga kaibigan, nalagyan na natin siya ng gasket. So, gasket maker. So, make sure nyo lang na pati yung ilalim nilagyan nyo kasi sa case nito, sa ilalim siya nagsimula mag-leak eh. So, lalagyan nyo yung ilalim. Ganda yung ilalim. Kasi baka dun may hindi even surface. So, yun ang kailangan nating mabarahan para hindi siya. Tapos, tanggalin nyo itong mga may bala. Ito may buhok pa. Tanggalin nyo rin yung mga impurities na pwedeng mag-sanhe o maging dahilan para tumagas yung tubig. So, as much as possible, kapalan nyo na. Mura lang naman yung silicone eh. Kasi mayat maya kabili kayo ng kulang. Kung sasalin kayo ng salin ng tubig. So, ayun mga kaibigan. Babalik na natin ito ngayon. Kaklap na ulit natin doon. Ito, kaklap natin dito. So, ayun na mga kaibigan. Naikabit na natin siya. So, check nyo lang maigi. Kung saan baka may naglilik pa. Lagyan nyo ulit ng silicone sa paligid. Pwede naman gawin yun. Wala namang kaso yun. So, lagyan ulit natin. Tapos, pagka nalagay nyo na, so ito na yung gagawin natin. Ika-clamp na natin. So, gagamitin natin dating clamp kasi pwede pa naman siya. So, ihigitan lang natin to clockwise.
So mga kaibigan, make sure nyo lang talaga na siya ay mahigpit, ano? Para hindi na maulit yung pagtagas. Yan. So ayan. So susunod naman natin gagawin is kagaya ng ginawa natin dati, i-burp natin to. Lalagyan ulit natin ng kulang. Then check natin kung may maglilip pa. Alright? So yun mga kaibigan. So mga kaibigan, nalagyan na natin siya. So far naman, check natin, wala pa naman ibang naglilip na parts. Tingnan mo sa mga hose. Ito kasi ito, bagong palit naman niya, kaya lang syempre. Yun na ito, nilagyan din nila ng silicone. Ayan. Check mo kung may natulo doon, wala naman. Sa ibang parts. Dito sa tumulo kanina, check natin. Wala naman, wala pa naman. So, doon si Luaba doon. Wala pa naman. Si Dalim, wala pa rin. So, next is kailangan natin ito i-burp. Pagpagayin lang natin ito, kagaya ng ginawa natin dati. Ano sa lumabas yung hangin niya. May hangin kasi yan, yung nagbabubbles. Higupin niya yan. Babawas ulit yan, sasalinan niya lang ulit. Pagpagayin dito, pagpagayin din natin ito. Kung mapapansin nyo ito, medyo mainit. Ito medyo malamig. Natin ay burp natin yan. Kita niyo nagbawas siya ng konti. So sasalinan ulit natin siya kasi may bumulwak diyan na hangin. So ayun mga kaibigan, in-start na natin siya. Then kung papansin niyo, bumaba ulit yung coolant level. Kaya bumaba yung coolant level niya kasi hinikop yan ang water pump eh, papayikot sa makina. So ngayon titingnan natin, liligtas ulit natin, baka may tumutulo pa. Titik natin na. So dito sa ilalim tumulo, wala pa naman. So ayan, wala pa rin. So ngayon sasalinan ulit natin siya habang umaandar yan para makita natin kung para ma-burp yung hangin. Okay, salinan ulit natin. So ayan mga kaibigan, yan ang tinatawag na burping. Pinatapon niyo yung hangin. Pisapisin niyo lang bagay ito, yung mga radiator hose. Yan, burping. Huwag kayong matakot agad kasi nagbabibrate yan kasi medyo maluwag na itong mga to. Pag ginawa ka maya, mag-stable yan. So mamaya, pag bumukas sa thermostat, tatapon din yung hangin dito sa ilalim. Kasi diba, nagtanggal tayo dito. So may mga hangin-hangin pa yan. So mamaya, tatapon niya yan. Ayan o, nagbabubble siya na ganyan. Yan, pinipis ako, nagbabubble siya. So yun. Mga hangin kung tawagin. So process na ito, tawag ito burping. Mamaya, babawasan niya, tataas siya, tatapon niya yung tubig kasi tinutulak ng hangin pag ganun yun. Parang sa straw, di ba? Sa straw ng iinuman. So, yan ang burping. So, kailangan mag-stable siya after mga 10 minutes. Pag nag-stable na siya, ibig sabihin, okay na siya. Wala na siyang hangin sa cooling system. Kasi importante na wala siyang hangin sa cooling system. Dahil pag may hangin ng cooling system, no, pwede siya mag-cause ng overheating. Meron pa siya dito sa ilalim. No? Tawag dito ay burping or bleeding. Yan. So mamaya pag bumukas yung thermostat, pag nag-normal operating temperature na, bubukas yan, ihigupin niya yan. Sorry. Tip na. Pinipiga-piga ko lang kasi ito. Balikan ko kaya mga kaibigan. Makikita nyo mamaya pag bumukas na yung fan, pag mainit na siya, bababa ulit yan. Tapos magkakaroon ulit ng hangin yan. Bubukas naman itong mga fan na ito eh. Antay lang natin kasi hindi pa siya normal operating temperature. Normal lang yan habang hindi pa nabukas yung fan. Antayin nyo bumukas yung fan para mag-init talaga siya. Ito mga kaibigan, ang ating reserve. Pagka mainit na siya, doon natin makikita kung may hangin pa ba siya o wala. So check natin ngayon sa tumulo kanina. So ito medyo nagbabubbles pa kasi may pressure yan. Pantayin lang natin siya na magbukas yung fan. Wala pa kasi yung mga fan yun, patay pa. So para mas mapabilis yan, pwede nyong i-revolution yan. Kaya lang ingat nyo, baka matansigan kayo ng mainit ang ulan. Ayun, nag-uusok na, i-revolution siya. I-re-rev siya.
Yan yung mga bubbles na yan. Ayan, nalagawas na siya. Ibaba na ulit siya. Check nyo kung nag-uikot na ba yung kulan. Kung umikot na yung kulan, kasi bumukas na yung fan yan. Bumukas na pala yung thermostat, sorry. Hindi pala fan. Ito pala yung fan. So, hindi pa rin, as of now. Kasi naka-stable pa yung tubig, hindi pa siya flowing. Makikita naman na flowing na hago siyang paganyan. Ayun na siya mga kaibigan, nagbukas na yung ating thermostat. So makikita nyo, nagfo-flow na yung tubig. So pabalikan pala itong ikot nito ang ating water pump, akit pa lang paganyan. Ano. Pa-circulate na paganyan. Ayun, makikita nyo, nagfo-flow na siya. So bumaba na siya, ibig sabihin. So ngayon, ang gagawin naman natin, sasalinin ulit natin siya ng coolant, and then ganun ulit yung process, i-bleed ulit natin. So as of now, hindi pa nabukas yung mga fan, pero kita nyo, tumadaloy na yung coolant. Alright, so ganun ulit, sasalinin ulit natin siya. Okay, bigat, tinakpan na natin siya. So, ang gagawin nyo lang dyan, paandarin nyo, gamitin nyo, then check nyo ulit, bago nyo siya, ano ba, ginamit siya ngayon, bukas, bago nyo siya i-start, check nyo ulit kung nagbawas ng tubig. Kung nagbawas siya ng tubig, ibig sabihin may hangin pa yung system, niluwa lang niyo yung hangin, ano? Tapos, ito rin yung reserve, ayan, nilagyan ko yung reserve, reserve buha, coolant, ayan. So, ganun lang din yun. So, ngayon, hindi pa nabukas yung, ano, ayan, nagbukas na yung, ano, yung fan. So, hihigupin niya kasi pababa ulit yung pag nagbukas yung fan. Kasi, syempre, parang tubig ang kumukulo, eh. So, ganun lang yun, mga kaibigan. So, lagyan niya lang ulit siya ng, ano, ng coolant, pagkakulang pa rin siya. So, bukas, titignan ko ito, lalagyan ko ng coolant, ano? So, yun lang mga kaibigan. Hanggang sa susunod na ating adventures. Pagdating sa sasakyan, tingnan natin muna pala yung ating ano, temp sense, sending unit. Ayun na, sa mababa pa. Oh. So, pinalamig na niya yung coolant. So, ayun. So, hanggang doon lang mga kaibigan. Ito, bago linis nga pala ang aking Suzuki Jigsaw. So, hanggang doon lang mga kaibigan. For more tips and basic troubleshooting ng sasakyan, follow and subscribe na kayo sa aking channel. Alright. Paalam.